ako'y sumasang-ayon lang sa sinabi ni President Duterte na dapat wala tayong patawad, makasinghut lang siya, ikanyang ganon, ni President Duterte, ng korupsyon. E sabi niya, he will be relentless against corruption. Although inamin niya na siya rin raw ay nagnakaw, kaya lang naubos na sa kanyang bibig, sinabi niya doon sa tinatawag na speech niya sa Chinese General Hospital noong mga nakaraang taon. At meron tayong video na sinasabi yan. Hindi naman natin pwede sabihin nagbibiro sapagkat matagal na siya nagbibiro at palaging pabawi-bawi ang niyang kinabi. I quote again, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong ninakaw pero naubos na. Corruption is really out during my term. Not so, Mr. President, because I demand as a Filipino citizen, not even as a senator, bakit kayo nag-appoint ng tao na si Lau na hanggang ngayon hindi nyo pinapahuli? Kung kayo ay sincero, dapat ipahuli nyo si Lau para humarap dito. Bakit nyo hinaharang ang ating mga bisita galing sa BIR, galing sa iba't ibang departamento? Sapagkat kayo siguro ay, at ako nakakatiyak, kayo sinabi ko na ito hanggang sa dulo ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay may kinalaman dito. Kayo nag-appoint kay Lau, kayo rin ang nag-appoint kay Leong, insurance niyo sa ombudsman, at yan ay kailangan may paliwanag ninyo taong bayan, lalo na sasabihin nyo pa, tuturuan nyo kami mga senador kung paano maging senador. Hindi po kami marunong magmura ng mga PI words, hindi po kami marunong magmura ng Panginoon, hindi po kami marunong magmura ng Santo Papa, at hindi kami marunong manghalay ng mga kababaihan, kaya wala ho kayong maituturo sa amin. Nasasabihin nyo pa, pati katawan ko, pati katawan ni Ping Lacson, at pati si Senator Dillon, pagbibintangan nyo ng kauna-una, and let me tell you that the refuge of the scoundrel is always using ad hominem. Baka hindi nyo naintindihan yung ad hominem na may personal kayo dahil wala na kayong masabi na masabi sapagkat kayo nag-iimbento na kayo. Kaya kayo nanalo sa presidente, kayo ay isang huwad na nagpapanggap na isang bayani at binola nyo ang tao at ngayon napapatunayan na kayo ay talagang kapatid na magnanakaw, sinungaling kayo sapagkat kayo ay nagtatago ng mga nagwawalang ya sa bayan na nahihirapan ang mga tao natin dito sa bansa. Kaya nakita nyo na lustay ang pera at ito ay napapatunayan natin. Kaya lumalakas, kasama ninyo, kapatid ninyo, itong mga Dargani na nagkaroon ng magagandang kotse, nililigaluan ng kapatid ng mga 25 million na sasakyan at nakakarenta ng mga 2.5 million pesos na Learjet. Diyan pa niya pinadaan sa Davao, parang sinasabi niya rito na kami ay protektado ng Pangulo. Sagutin nyo yan, sinasabi natin yan. Dahil hindi naman kayo haharap dito sapagkat mabibisto ang inyong mga ngala-ngala pagka kayo ay haharap dito sa Senado. Ilang ko aking gusto sabihin, hindi po ako bumababa sa gutter sa ginagawa ninyo. Sapagkat kayo ay nasa gutter, hindi kami bababa. Kayo, pareho tayong may sinumpaan, gamitin nyo yung sinumpaan. At ang sasabihin ko, how dare you again ask for the vote of the Filipino people when you failed them? Pinangako nyo yung West Philippine Sea, you did not do it. Sabi nyo pa, magkakaroon kayo ng jet ski na pupunta kayo doon. Pinangako nyo na mauubos yung drugs. Maraming naubos, puro pawang mga mahihirap na walang mahawakan, nahanap buhay dahil kulang kayo maghanap ng hanap buhay. Humawak sila sa patalim, nagtutulak sila ng shabu, sila ang pinapatay, pero yung mga malalaki ay wala nangyari at sila ay tumatawa all the way to the bank. 3 to 6 months ang sabi nyo matatapos yung droga, hindi nyo rin natapos. So do not lecture us about kayo ay mas magaling na tao kaysa sa mga senador. Ang pinakamaliit na tao, mas magaling sa inyo sa prinsipyo. Kapag tila nakalimutan na ninyo ang prinsipyo na tinulok siguro sa inyo ng inyong mga magulang. Nakakaawa kayo sapagkat talaga pinapakita nyo na hindi kayo karapat-dapat maging Pangulo ng Pilipinas. And so today, ladies and gentlemen, we will continue to proceed with the hearing, among other things, and we will continue till hell freezes over. Sapagkat, ano ba yung title? Ako po ay naging 12 taon na, 12 taon na po ako nagsenador. Ako po ay naging pinakabatang delegado. Pinapangako nyo sa tao, ipapatalo nyo ako. So be it. Hindi po ako gahaman sa pwesto. Sapagkat ako po, nagsilbi ng matino sa Subic at pinipilit yun, nagkaroon ng kalokohan sa Subic.
Ako po ang nagdala ng FedEx dito, Coastal Petroleum, Enron. Marami po tayong trabaho na nakalap kayo. Hindi nyo maipakita kung anong trabaho na gawa ninyo. Ako rin po ang nagpalakas sa turismo na ngayon, Wow Philippines, na walang ginastos ang gobyerno doon sa Wow Philippines kundi yung mga collaterals. Pero yung pag-create ang Wow Philippines, Wow Sulu, Wow Salmar, Wow Sorsogon, Watch Our Whales, pati lahat po yan, ay nagawa natin. Wala akong dapat ikahiya. E kayo, wala akong nakitang matinong ginawa nyo, kundi pagmumura, yun lang ang ginagawa ko. Sumasagot lang ako, Mr. President. And today, I just want to continue now with the hearing, which we will not stop in spite of your low-level tactics na talagang wala kayong ginawa kundi magmura at siraan ang mga kapwa ninyo sapagkat wala kayong maipakita na nagawa nyo matino dito sa bayan. I'm sorry, yung mga naniniwala sa inyo, buksan nyo ang mga mata ninyo. We're heading for elections this year at I hope you vote for the right people, people who will really help our country sapagkat ngayon kulelat na naman tayo sa COVID. Tama ba yan mga kasama? Kulelat tayo. At meron pang isang sinasabi dito na sinasabi na ang Pilipinas daw po ang numero uno o number one sa buong mundo sa nangutang sa World Bank. Puro utang na lang tayo. Kaya siguro sa galit nyo, sinasabi nga ni Neptali Gonzalez sa niyo, nung araw, utang ina na lamang ang bayan natin. Hindi putang ina na sinasabi nyo. Utang ina na lang. Kaliwat kanan ang ginagamit nyo, dinadagdagan nyo pa ng P, Mr. President. And so today, we continue on and say, na sinasabi nga dito, the Philippines is the top borrower of COVID loans but ranks last in pandemic response. Mabuti na lang, meron kayong mga General Galvez na tumatahimik na lang at nakikita niya ang tulong namin sa kanila. At pati mga cabinet member niya, sinasabi ang tulong namin malaki. Pero ayaw niyong tingnan, sinasara niyo yung mata ninyo sapagkat pinaniniwalaan niyo lang yung gusto niyong paniwalaan. Kaya ngayon mga kasama, itutuloy na po natin. Unahin ko lang po kagad ating mga senador. Pero para mabilis po tayo, tatalayin ko lang po kagad at itong si Jeff Mariano at si Iluminada Serbia. Sebial. Are you there, Mr. Jeff Mariano? Present po, Mr. Chairman. Last time, you are the external accountant, right? Yes po, sir. Now, tell me, nasaan yung mga papeles na ginamit nyo para mag-report kayo at ipirmahan nyo yung report ninyo? Doon po sa office nila dati, sir. Mr. Chairman. Excuse me? Doon po sa office nila, sir. Doon po namin kinukuha yung mga invoices, mga supporting docs po. Oh, bakit sinasabi mo last time, listahan lang ang nakuha nyo? Nakita nyo ba yung mga dokumento nyo? Nakita mo ba yung Tiger Field? Yes po. Oh, ngayon, yes. Ano sinabi mo doon sa Tiger Field? Kasama ba yun sa report mo? Sa FS po ba, Mr. Chairman? Or sa books po? Nasa books po yun, Mr. Chairman. Last time, hindi ka makasagot. Ngayon, sumasagot ka. So, nandun sa books yung Tiger Field. Magkano binayad sa Tiger Field? Sir, yung books po, na-request po namin, pero hindi pa po kami nabibigyan ng copy. Wala kang kopya? Pwede ba yun? Ikaw ang accountant, Mr. Abrera, pwede ba yun? Wala siyang kopya? Mr. Chairman, normally dapat po meron silang backup file saka working paper sa mga ginagawa po nila, lalo na sa draft ng financial statements, Mr. Chairman. Under the Philippine Accountancy Act of 2004, hindi ba totoo na all working papers, schedules, and memoranda made by a certified public accountant and his staff, yung kanyang mga papeles, in the course of an examination, including those prepared and submitted by the client, incident to or in the course of an examination by such CPA, except reports submitted by a certified public accountant or client, shall be treated confidential, privileged, and remain the property of such certified public accountant. Alam mo yun, hindi ba, Mr. Jeff Mariano? Yes po, Mr. Chairman. Bakit sasabihin mo wala kang kopya ngayon?
I am tired of people who lie. You are dangerously skirting contempt now. Ano nakita mo? Yung mga supporting documents po, Mr. Chairman. Nasaan yun? Ipakita mo sa amin. Sir, pag sa bookkeeping po kasi, sa amin po, pupunta lang po kami sa opisina ng kliyente, hiramin po namin yung mga records nila, and then isusulat po namin dun sa mga manual books, and then ibabalik din po namin lahat sa kanila before po kami umalis sa opisina nila. Paano ang mangyayari doon? Wala ka maipakita? Di ko ngayon na nakabilad, di ba? Tama ba yan, Mr. Rivera? Siya nakabilad ngayon. Dahil nakayon sa account sila, dapat may papel siya na hawak and remain the property of such certified public accountant. Mr. Chairman, clarify lang po kung sila, Mr. Mariano, din po yung nag-prepare ng summary list of purchases kasi doon po wala si Tiger Phil, Mr. Chairman. Kayo ba, Mr. Jeff Mariano ang nag-prepare ng tax returns at summary list of sales and purchases? Starting ano lang po, Mr. Chairman. Ano lang? Yes or October, no? Starting October 1 po kami yung nag-prepare, Mr. Chairman. October for the taxable 1, year? October 1, 2020 ano po. Taxable year? 2020. Ano taxable year? 2020, Mr. Chairman. 2020? So kasama doon yung April, May, June, di ba? Hindi po. Oh, sino nag-prepare doon? Hindi ko. Siyempre, papasok ka, tatanong mo sino nag-prepare ng mga papeles na yan. Atras ka na nga atras, mauhuli ka rin. Go ahead. Hindi ko na po naabutan, Mr. Chairman, yung naunang accountant sa amin. Hindi ko tinatanong kung naabutan mo. Siyempre, magtatanong ka, bakit wala itong mga papeles na ito? Do not participate in the crime of these people. Yes po. Sir, pag sa client po kasi, ang engagements po namin is prospective. So, hindi po namin kinocover yung backlogs. E paano ka makakapagsubmit ng income tax return? Income tax returns? Hanggang October lang? Hindi pwede yun. Pag nagsubmit ka, full, di ba? Pipirma ng kliyente mo, pagkatapos mo pinirmahan. Tama o hindi? Tama po. Oh. So, huwag yung papeles na ginawa mo. Hindi lang po. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. Chairman, yung backlog bookkeeping po, hindi po namin siya kinocover. Huwag mo kaming paikutin. Kayo ang pumirma. Tama? Sabi mo kanina, ikaw ang pumirma. Kayo, yung kumpanya nyo. Hindi po, wala po kami pinipirmahan, Mr. Chairman. Kayo ang prepare. Kami po na. Nung tax returns at summary list of sales. Eh para kayo ay safe, dapat meron kang kopya. Pag manual po kasi, Mr. Chairman, yung environment ng isang kumpanya. So ano po ito, talagang paper-based po silang lahat, no? Ano ba kayo kahirap na sasabihin nyo manual? Ang binili nito, ang binenta at kinita ng Pharmally sa kapalit ng kanilang pagsusupply, umaabot dito yung 9 billion, hindi ako nagkakamali. Papaya ka na manual yun? Di ka ba natatakot sa dami ng binayad sa kanilang gobyerno? Papaya ka na manual lang? Kung manual or electronic po kasi, Mr. Chairman, magdidepende pa rin po yun sa management kung ano po yung gusto niya. Kumbaga, so ang sinasabi mo, may depekto talaga ay yung management? Hindi naman po, sir. Case to case. Ano pala ibig mo sabihin? Walang may pakasalanan? Hindi naman po. Hindi naman po sa ganun. O ano pala sa ganun? Ibig ko pong sabihin, sir, yung choice po kasi kung magmamanual lang ang isang kumpanya or paperless is nasa kanila po yun kung ano po yung pipiliin nila. Eh, tatanggapin nyo? Ganun kayo kasayad sa pera? Magkano binayad sa inyo? 25 po. 25,000? O 25 million? 1,000 lang po, Mr. Chairman. 1,000? Mr. Rivera, you've been an accountant for a long time. You have a very big, not a very big one, but certainly a credible one. Tama ba yun, 25,000 for such a big amount and transaction?
Mr. Chairman, since ang sabi ni Mr. Mariano is bookkeeper lang po sila, that's possible, Mr. Chairman. Yun po yung within the range of the professional fees being paid. All right, but can you just tell us and help us how we can proceed with this gentleman who seems to be changing his answers and limiting the scope of the inquiry when he prepared, when you prepare a tax return, does it cover October only to December? Well, Mr. Chairman, normally po kasi, lalo na sabi po ni Mr. Mariano in the previous hearings na sila din po yung nag-draft ng FS, siyempre po dapat nakita din po niya yung previous months. And according din kay Mr. Mariano, nakita niya or familiar siya kay Tiger Phil. Pero si Tiger Phil po, Mr. Chairman, is March and April po nag-supply, Mr. Chairman. That's correct. Pero nakita niya yung Tiger Phil, sabi niya kaagad, di ba? Ngayon, ngayong hapon na ito, sinabi mo, nakita mo yung Tiger Phil, correct, Mr. Mariano? Yes po. I recall po, sir, yung company na yun. Now you recall. I asked you, I think, if I'm not mistaken, I or somebody else asked you about that. The previous hearing? Opo, yes po. Ano yung opo? Natanong din po yan sa previous hearing. O, ano sagot mo? Tingnan nyo nga yung TSN. I recall po, sir, na ang sagot ko po that time is familiar po ako dun sa name na Tiger Phil. Saan nakalagay yun? Nakalagay dyan, hindi po kami nag-duplicate. Kumbaga, punta lang po kami doon, nag-record, and then when the day is done, everything is left in po sa premises. Ganun ba yan? Yes po. Ha? Totoo yan? Yes po, sir. Yan po yung, ganun po kasi yung process namin, sir. So. Alam ko hindi kayo employee, pero kayo ang magpiprepare para ipa-file nila sa BIR, correct? Correct po. Is there any liability on their part for filing the in any accurate tax return, Mr. Abrera? Mr. Chairman, kasi po outsourced bookkeeper po sila. Wala po kasi sa wala po tayong regulations na nagsasanction or nagsasabing may liability po sila. Since ang pumipirma po is management po at hindi rin din po sila auditor, Mr. Chairman. Ang so, gusto ko lang linawin, Mr. Chairman, if I may be allowed, Mr. Chairman, can I present the previous slide? Nung previous hearings po kasi, Mr. Chairman, we established based on the submission of BIR na may 3.4 billion unsupported purchases, Mr. Chairman. Ang gusto ko lang pong i-reiterate, pagka po hinimay natin or bin-breakdown natin yung 3.4 billion, ay, wala yung slide. Pagka na-reiterate po natin yung 3.4 billion, pag binrake down po natin yung 3.4 billion purchases, unsupported purchases, Mr. Chairman. So 7.2 billion po yung kinlaim nila sa audited FS. 3.8 billion po yung galing sa BIR based po to sa summary list of purchases and importations na partly na record or na nasubmit din nila, Mr. Mariano. Pero pag hinimay po natin yung 3.8 billion, Mr. Chairman, 2.9 billion purchases kay Evermore galing na first time natin narinig nung nag-submit na si BIR nung summary list of purchases, Mr. Chairman. Then 273 million kay Acme Pinakel. Then 613 million importations per summary list of importation na wala pa rin po kaming nare-receive na records or reports from Bureau of Customs, Mr. Chairman. Then, unrelated expenses na po yung balance doon sa summary list of purchases at yung pinakamalaki nga po doon sa unrelated sa inventory, yung 10.9 million luxury car. Pagka po sinabing unrelated, hindi naman po kasi sila nagbebenta ng kotse. So, hindi po inventaryo yung luxury car. But of course, dahil kinlaim nila for VAT purposes, nakasama po siya doon sa summary list of purchases. Gusto ko lang po i-reiterate, Mr. Chairman, si Tiger Phil, pati po si Royal Cargo, wala po sa submission sa BIR. Wala po sila sa summary list of purchases. So, in short po, yung 3.4 billion unsupported purchases, until now, Mr. Chairman, based sa mga documents po na nasubmit sa Senate at na-review po namin, wala pa rin po kaming makitang basis kung saan po nanggaling yung 3.4 billion purchases. Nung na-review po namin yung submission ni Royal Cargo, gusto ko lang din po i-reiterate na April 22, 2020 po nagkaroon ng contract si Royal Cargo kay Pharmally. Ang initial natanggap nila, na-deliver sa warehouse nila, 2 boxes of extraction kit noong July 8, 2020. Ibig sabihin po,
mula nung nagsimulang magkaroon ng delivery, hindi pa po involved si Royal Cargo. Kasi tumanggap siya ng inventaryo mula kay Pharmally, July 8 lang po. At nung taxable year 2020, Mr. Chairman, 614 units lamang po ang na-deliver ni Royal Cargo. At nanatili po yung 6,568 sa kanilang inventaryo. I-reiterate ko lamang po, Mr. Chairman, na sa inventaryong tinutukoy natin, wala po ditong facial mask or shield or kahit anong PPE. Ito po ay puro extraction kits or testing kits lang po, Mr. Chairman. So, nananatili pa rin pong unknown or unsupported yung purchases at yung delivery po nung mga cost of sales na naka-report po sa audited financial statements. Pagka hinimay po natin, pag binangga po namin sa delivery receipts na nanggaling kay Pharmally at sa record ni PSDBM, Mr. Chairman, sa record po ni PSDBM, meron po 8.8 billion. May 8.8 billion po na total delivery si Pharmally kay PSDBM. Pero po, wala pong disclosure yung 4.4 billion na delivery ng mask and PPE. I-reiterate ko lang, Mr. Chairman, wala pa po si Royal Cargo dito. So walang warehouse, walang delivery records yung 4.4 billion base po dun sa mga dokumento na nasubmit po sa amin for review. So dun po sa balance, kung 8.8 billion po yung total, 8.8 billion worth yung total deliveries ni Pharmally kay PSDBM, Mr. Chairman, yung 4.4 billion ay facial mask and PPE, yung balance po ay testing kits na po. Good afternoon, this is Ron Cruz. The Senate Blue Ribbon Committee continues its investigation into the government's allegedly anomalous transactions with Pharmally pharmaceuticals for pandemic supplies. Committee Chair Richard Gordon earlier grilled external auditor Jeff Mariano about Pharmally's transaction with its supplier, Tigerphil. Mariano, however, revealed he does not have copies of the records of Pharmally because he was ordered to leave the records at Pharmally's office. Now, we'll have more of the hearing right after a quick break. Please stay tuned to ANC.